Hey, ako din to. Napanood niyo na ba yung Baby Driver? Okay, let's start. So, Baby Driver. Sobrang ganda ng movie na to. Please, panoorin niyo na. As in, now na. Huwag niyo na panoorin tong video na to. Go, panoorin niyo na. Okay, tapos na? Good. Spoilers ahead para sa mga hindi pa napapanood ng film. Kaunting background sa movie na ito. It's directed by Edgar Wright. Ang Baby Driver ay tungkol kay Baby na palaging kailangan makinig sa music habang nagda-drive siya dahil meron siyang tetanus. Isang kondisyon na nagkukos ng ringing sa ear niya. Nakuha niya to nung bata siya dahil sa isang car accident. Lumaki siyang getaway driver at ngayon sinusubukan na niyang tumakas sa buhay krimen. Pero kahit anumang gawin niya, kahit gaano man niya subukang magka-normal na buhay, magka-girlfriend or magka-trabaho na normal, talagang nilalamon siya nung dati niyang buhay. Bakit ang ganda ng film na to? Una, never ka na mawawala. Sobrang ganda at sobrang fluid at smooth ng mga transitions ng movie na palagi mong masasabi, oh, nandito na tayo. Di lang yun, pati yung music, na talagang parang nag-serve na siya as main character sa movie. Bawat beat, bawat taas ng tono, baba ng tono ay nakasink in sa movement. Parang yung sa opening scene na naglalakad lang si Baby at nakikinig siya ng Harlem Shuffle, bawat slide niya ay nakikita mo yung visual lyrics sa pader o nakadikit sa puno. Tapos yung isa pang scene na bumibili siya ng baril tapos napunta sila sa isang barilan, bawat putok ng baril ay nakasink in sa kantang Tequila, yung nagpe-play sa earphones ni Baby. Ang nagustuhan ko rin sa movie na to ay yung symbolisms. For example, si Baby, yung damit niya, na kulay white sa beginning pero throughout the movie, mapapansin niyo na pa-dark na pa-dark yung damit niya, symbolizing yung paglamon sa kanya ng buhay krimen. Pero ang pinakagusto ko, ang pinakapaborito kong part sa movie na to ay yung concept ng story. Ano siya? Isa siyang heist movie na puro dapat barilan, pera, mas marami pang barilan. Pero ano yung pinakita sa atin ni Edgar Wright? Ang pinakita niya sa atin ay yung story ng getaway driver. Ang pinaka most background character sa isang heist movie. Kasi kapag ganun yung story structure ng movie mo, na mapapamahal yung audience sa isang kriminal, pero dahil pinakita mo na sobrang pure and innocent and loving tulad ni Baby, maganda yung film mo. I mean, tingnan nyo yung character development ni Buddy at ni Doc. Sa una, pinakita sa atin na very close at mabait si Buddy kay Baby at very masama at controlling si Doc. Pero sa dulo, pinakita sa atin na masama pala si Buddy dahil oo nga, kriminal siya. Kailangan natin tandaan yun. At si Doc naman, na nag-stand as second na father figure para kay Baby, ay talagang may pakisa kanya. May mga tao nagsasabi na, uy, ba't ganun? Bigla na lang naging mabait si Doc para lang basta twist yun? No! Kasi tandaan nyo na matagal na magkasama si Baby at si Doc. At si Buddy at si Baby halos hindi nga magkakilala. Hindi nga alam ni Buddy yung sa tenga ni Baby. So yun, sa mga movies ni Edgar Wright talaga, wala kang makikita butas or plot hole. So yun lang po, highly recommend ko po talagang panoorin nyo na tong movie na to. Kung nasa theaters pa siya, sorry kung late tong review na to. At kapag natapos nyo nga po siyang panoorin, please manood rin po kayo ng ibang movies ni Edgar Wright. Siya po talaga yung number one favorite film director ko for many reasons. So if you'll excuse me, manonood ulit ang Baby Driver. Hindi ko siguro dapat dalhin to kasi sino yun?